Yo, what up? This is Harry Chow. So, dito tayo ngayon at tagal ko hindi nakapag-live mga bossing, no? And, actually, bihira na kasi ako gumawa ng mga video reactions, mga bossing. No? At, nagkaroon tayo ng konting oras para mag-review ng music, no? Ng live, no? Isa to sa mga paborito kong narinig, no? At ngayon ay pumuputok tong artist na to at di malabong mag-boom talaga tong artist na to. Actually, that way back nung mga nakaraang buwan, no? Ilang buwan nang nakakalipas, no? Kasama ko tong bata na to, eh. First time ko siya nakita at nakasama, no, yung shoot music video MV shoot ng No Limit Angere ng by Oblox. Yun nga pala, speaking of Oblox, no, abang-abang kayo sa mga parating ng music video and projects ng Oblox One Production, no. Pero as sa ngayon, ito naman muna ang unang re-reviewin natin for today. And masasabi kong isang napakagaling na artist, na new breed ng artist na MC, no, dito sa Pilipinas. At nakikinita ako tong bata na to na talagang di malabong sumabog tong bata na to, no. Bago nga pala mag-start tong ating review for today, no, iniimbita ko kayo na mag-follow sa aking page sa KaloCaps, no? At yun is more on original and retro hats, mga brand new retro hats galing ibang bansa, no? Nag-sell tayo ng mga original hats. And also, syempre, itong aking Grind and Hustle by Tito's Brand, no? Available pa rin yan, pre-order, makikita nyo yan. And actually, gagawa ako ng bagong page nit ng Tito's Brand, and kasi nagkaroon ng problema yung aking yung old Facebook ko, matagal ko nang ginagamit na hack, no. So gagawa ako ng bagong page, no, sa aking bagong Facebook account, no. Yun, abang-abang lang kayo, and makikita nyo yung mga available hats natin, no, na original hats natin sa KaloCaps. Check nyo yung page na yan. And lalagay ko rin yan sa description box, no. So hindi ko na patatagalin at tuloy na natin ang live performance ni Jmara na pinamagatang Mahal Kong Pilipinas by MOROBEATS, and also under din to ng Def Jam, no. So yun, shoutout sa lahat ng artist ng MOROBEATS and Def Jam Records. So yun, di na natin patatagalin, let's go. So yung intro pa lang, no, napaka parang emotional na, no, yung instrument, yung beat na ginamit, no. Yun, speaking of beat, no, shoutouts nga pala kay Kuya Med again, ng founder and CEO ng MOROBEATS, no. Napakasipag nitong tao na to, and saludo ako diyan kay Kuya Med. Kuya Med, I miss you. And kung mapapanood mo tong aking reaction video for today, sana acceptin mo ako ulit dun sa ano ko, kasi nagkaroon ng problema yung dating Facebook ko, no. Actually, na ako sa'yo, friend request, sana i-confirm mo na lang yon. Okay, so tuloy natin, Jmara. Mahal kong Pilipinas,
mahal mo ba ako? Malapit na mabutas ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tira, panang hirap umanap ng pagkakitaan. Bakit ganito? Bakit? Mahal kong Pilipinas. Goosebumps. Tayo nakakilabot. Unang banat pa lang ni Jmara, no? Nakakapindig balahibo na. And then yung boses niya, buong-buo actually. Narinig ko na to ng live eh, nung ayun nga yung nagkita kami, no? First time ko siya nakita. Sinama to ni Kuya Med eh, nung shooting namin sa Nolime Tangere ng Oblox. Doon ko siya nakita, takad itong batang to eh. Tapos kilala ko na siya as artist, no, as artist ng MOROBEATS. Share ko lang ng konti, no. And yun nga yung nakita ko. First time ko rin yun, nagkita kami ni Kuya Med sa yun nga sa music video ng Oblox na Nolime Tangere, and nagkamustahan kami ng konti. And then wala kasi akong copy eh, walang ganong nag-record eh nung time na yun eh, nagkaroon ng konting katuwaan, nag-freestyle. Yan, kasama ko nun sa ibang artist ng Oblox, no? And si Target, yon si Utol Target. Shoutout sa Utol Target. And napakasaya nun, napakasaya eh. Iba yung feeling, no? Yung live beat talaga na pumapalo si Kuya Med and si DJ Kimusabe, no? Habang nag-scratch siya, yon. Speaking DJ Kimusabe, siya po yung DJ dati ni Francis Magalona. Yun. And then si Kuya Med, no, that time na kasama to. And then habang nagpe-freestyle kami, no, yun nga kasi naririnig ko na tong Jmara, pero that time na yun hindi ko pa naririnig tong kanta na to eh, yung Mahal Kong Pilipinas. Pero alam ko na ang artist siya ng MOROBEATS. Hanggang sa nagpe-freestyle kami, tinawag ko siya. Tapos tinawag din siya ni Kuya Med. Lumapit siya nung hinawakan niya yung microphone. Natulala talaga ako. Nung bumanat na siya sa mic, no. Talagang solid yung boses, napakagaling ng artist. Then nung nakita ko, sabi ko, isip-isip ko, itong batang to, hindi malabong sumikat. Hindi malabong mag-boom. And yun. Ito na nga, 'di ba? Alos trending tong batang tong as a MC, no. Saludo sa iyo Jmara kung mapapanood mo to. And sana naalala mo pa ako, no. Anyway, yon, tuloy na natin, no, yung kanyang live performance sa Wish Bus. Let's go. Mahal mo ba ako? Malapit nang mabutas ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tira. Hirap umanap ng pagkakitaan. Solid. Bakit grabe yung boss nito. Intro pa lang yan, mga bossing, no. And yung kanta na to talagang based on reality, no, na nangyayari sa atin, no, sa bayan natin. Ito yung mga masarap pakinggan and masarap i-review, mga boss, yung talagang may sense, no, at may talagang reality, di ba? Di ba ang rap naman kasi talaga it's a freedom of expression, no. At diyan mo rin masasabi yung nararamdaman mo at nakikita mo, di ba? So grabe tong bata na to, tuloy natin. Rapo na itsura ko, kakatrabaho pa ng sugat sa kamay at makapal na mga kalyo. Ang kasoy tila, di pa di makadama na makaluwag tila. Kung may lumulumot ng medisinang walang visa, napakadalang pang makakuha ng ka... Actually, itong kanta na to, yung track na to ni Jmara, narinig ko na to, pero hindi pa buo. Ngayon ko pa lang siya na
mapapakinggan ng buo. Pero naririnig ko na to kasi pag minsan pag nanonood ako ng live ng MOROBEATS ni Kuya Med, pag nagpa-practice sila eh, minsan pina-practice nila yan eh, nag-rehearse sila, no? Naano ko talaga, maganda itong music video, itong track na to, no? And ngayon, papakinggan ko siya ng buo, no? And yun, intro pa lang talaga solid, and sa mga verses niya, first verse niya pa lang, no? Tsaka ano to eh, abang tawag dito? Versatile tong batang to eh, no? Tsaka yung boses niya, pwede siya sarap, pwede siyang yung parang, hindi naman kasi matatawag na R&B, no? Parang ano siya eh, no? Yung hardcore na pwede ba sabihin yun, no? Yung hardcore na parang R&B, no? Parang ganun eh. No? So, napaka, ano, tsaka yung nilalaman ng kanta, kung mapapakinggan nyo to ng buo, and kung mapapakinggan nyo, unang verse pa lang talagang tatamaan yung kung sinong tatamaan yung mga nasa gobyerno. No? So, yun, balik natin konti, tas tuloy natin, no? Rapo may tsura ko, kakatrabaho pa na yung sugat sa kamay at makapal na mga kalyo. Ang kasoy tila, di pa di makadama na makaluwag tila ko. Ay lumulumod ng medisinang walang bisan, nang kapagadalang pang makakuha ng kahit ano na galing sa tao ng mga tau-tauhan nyo. Oh, ang dami namin dito, araw-araw na iniisip kong kilabot. Grabe itong ano, yung live to mga boss ha, sa Wish Bus, no? So, and kasama yung ibang, ewan ko, mga bagong artist din yata yun ng MOROBEATS, yung mga nasa likod. And yung nasa gitna, siya po si Kuya Med Bisaya ng MOROBEATS. And yung nakikita niyong batang femsi nandun sa gilid is si Fatih ha. Isa rin yung malupit na artist, anak yan ni Kuya Med, Kuya Med Bisaya. Napakagaling na artist din yan, and also yung isang anak niya si Bergs ba yun? Si Palos, yan yung mga malulupit na ano eh, mga artist ng MOROBEATS. And also si ano, meron ako ni-review dati, no? Isa rin tong kilalang MC ng ngayon, no? Si J-Kid, and maraming artist eh. So yun, at isa sa mga pinaka napupusuan ko, and talagang sabi kong magaling na artist sa MOROBEATS, ito si Jmara, no? So tuloy natin. Pero parang imposible ang lahat ng plano, magkabayad ko sa utang ng panibago. Bakit yeah. Gamo? Kasi kulang na kulang yung kikitain ko ngayong araw, ginastos ko na kahapon. Ito ang bili ko ng ulam. Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit ng mabutas ang chinelas, pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tirahan. Ang hirap umanap ng pagkakitaan. Bakit so, yun, ganito? Ang panahon ngayon, di ba? Bakit o? Mahal mo Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit ang mabutas chinelas, pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tinahan. Ang hirap kumanap ng pagkakitaan. Hindi mo, Jmara. Diba? Reality check yan, nangyayari dito sa Pilipinas, diba? And talagang nakakadala tong track na to, itong live na to, tsaka ano eh, iba talaga ang mga artist ng MOROBEATS sa totoo lang, no? And sabagay, talagang inahasa ni Kuya Med Bisaya eh. Kumbaga yung record audio na nilalabas nila is pag nilive nila is the same dun sa record audio na nilalabas sila, no?
yan ang maganda sa mga artist ng MOROBEATS, no? Talagang kung ano sila sa kung ano yung naririnig mo dun sa music audio nila, same din yung boses nila dun sa ano, sa live, di ba? Ito live to eh, sa Wish Bus, no? At yun ang isa sa mga magandang ginagawa ni Kuya May. Talagang kumbaga pagka nag-record ka, dapat gano'n naman talaga eh. Kumbaga i-feel mo yung nire-record mo, no? Yung parang kung paano ka mag-perform, no? O kung paano mo i-perform ng live yung track mo, no? Na yung ginawa mong musika. Dapat talaga ganun, no? Kasi hindi ko naman nilalahat, no? Pero may mga artist kasi na iba yung sa audio. Pero pagka nag-live na, sablay na, di ba? Yung iba kasi, ginagamitan ng mga auto-tune, mga ganun, di ba? So, pag nilive na, medyo, dun mo makikita yung talagang, yung talagang natural, no? Walang halong edit. Ito, live to, kay Jmara. So, napakagaling nito. Tsaka yung boses niya, buong-buo, no? Solid. So, tuloy na natin. Pasensya na kayo, medyo nadadala ako sa kanta na to. Napapa-comment ako. Actually, napakaganda nung nilalaman nung kanta na to. So, tuloy natin. Ano man ang pagdaanan natin sa buhay, kahit na gaano pa man kahirap o anumang sakuna ang dumating, dapat lang na ipagpatuloy mo ang buhay. Yeah. Dahil ito ay biyaya ng Panginoon. Yeah. Hindi mo dapat sayangin, dapat mo itong paalagahan. Sa namatan, kahit na gaano kapapahirapan na iwalang may karapatan, ikaw lamang at wala nang ibang dapat pa niwalaan. Na numang bagay na galing sa'yo ay dapat na pangalagaan. Solid. Teka lang, ayusin ko lang yung audio, no? Medyo nagkaroon ng problema. Ayusin natin konti, Wait lang mga boss, ayusin ko lang, ha. Na-interrupt tayo tuloy. Ayusin natin. Tutuloy natin ng konti. Ayusin ko lang ang aking speaker. Yun. So, tuloy natin. Back tayo ng konti, no? Niwalaan na numang bagay na galing sa'yo ay dapat na pangalagaan. Kung meron man o walang ipagkaloob ay palaging magpasalamat. Ang buhay galing sa Panginoon, kaya kung ano man ang mangyayari sa'yo ay walang makakaawat. Mahirap, subalit hindi lamang ikaw nakakaranas nito. Lahat ng nilalang ay mayroong pinagdadaanan sa mundo. Kaya kung ikaw mahirap ka na nga eh, hindi ka pa naniniwala sa Panginoon, wala kang karapatan na magreklamo. Mahalin mo ang binigpinas, ano man ang mangyari sa'yo. Kahit mamamutas ang mga sako, ano man ay huwag nang huwag kang ihinto. Sa mga sako, anong manay
Moro Beats. Nagaling ang mga artist nito. Nakakilabot. Galing. Galing itong bagan to. Hi, Wishers! This is Jmara at kami nga pala ang Moro Beats. For more exclusive videos, just click here to subscribe. Yun. So, tapos natin yung live performance ni Jmara, no, napakatindi. And yung nilalaman, solid na solid. At talagang sa pool ang ating no. Anyway, yung mga nagdaan naman nating mga nakaupo is wala rin naman ako masabi, no. And respeto sa kanyang saloobin, 'di ba? Saloobin 'yun eh. Freedom of speech 'yan. Wala tayong magagawa diyan, karapatan 'yan, no. At real talk naman talaga 'yung mga sinasabi niya, no. Yung mga talagang dito sa Pilipinas, 'yung mga paghihirap, no. Kumbaga minsan tuloy, minsan kasi kahit anong kayod natin, no. Kahit ano yung hustle and grind natin, nandun pa rin tayo na yung talagang kaya ng pagtsatsaga minsan natin kasi talagang nandun pa rin yung hirap, no, na pinagdadaanan, which is totoo naman talaga, no. Siguro kumbaga dito sa atin, no, sa bansa natin. Pero hindi lang sa bansa natin siguro. Siguro medyo gaganda lang ang buhay mo pagka nagkaroon ka ng sarili mo business, 'di ba? Or ano bang tawag nito? Halimbawa, nagkaroon ka ng sarili mo business, paano ka naman magkakaroon ng business kung wala ka ring capital, 'di ba? So anong dapat mong gawin? So since na mahirap tayo, mahirap yung, di ba, gusto mo man magkaroon nun, wala kang puhunan. So, gagawin mo, magtatrabaho ka, di ba? Kaso, syempre, sa baba ng kinikita natin dito sa atin, dito sa Pilipinas, no, lalo na kung isang ganap ka lang na kontraktor, kulang pa yung kinikita mo, no, pambayad mo sa araw-araw na gastusin and araw-araw mong pangangailangan, no. Kulang pa yung kikitain mo sa loob ng quincenas. And masakit pa nito, 'di ba? Syempre, iba kasi sa iba, no. Hindi naman nila lahat under minimum wage pa tayo. Ay, kahit na sabihin natin minimum wage, 'di ba? Parang ano rin eh. Wala talagang kulang sa sobrang mahal ng bilihin dito, 'di ba? Mga gastusin mo na 'di ba? Kumbaga doon lang napupunta, wala ka nang ipon, 'di ba? And sana, no, eto nga sa mga susunod na sa mga nakaupo, no. Sana magkaroon tayo ng kaginhawaan naman, especially sa tulad ko, no. And tulad kong mga simpleng tao and mahihirap, di ba? And sana yung mga nagtatrabaho ngayon medyo tumaas din ang sahod and bumaba ang bilihin para naman, di ba? Siguro kahit papaano baka dun kapagpatabi tayo. And speaking of trabaho, no, sana
magkaroon din ng, ewan ko kung may batas na, no? Kasi hindi naman ako masyadong ano sa, sana magkaroon din ng batas yung anti-discrimination, no? Discrimination sa pag nag-a-apply ng trabaho, no? Kasi yan kasi usually talaga eh, sa mga specialist dun sa mga company, no? Ang hinahanap eh, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan college grad, college graduate ka, ganito, ganyan, ganyan. No? Which okay lang naman, pero siguro sana bigyan din ng pagkakataon, no? Sana magkaroon ng batas na dito sa Pilipinas na anti-discrimination pagdating sa trabaho. Diba? Yung katulad ng nadi-discriminate yung overage pagka may edad na, eh hindi na nila tinatanggap. Eh kung pwede naman at kaya pa naman magtrabaho, di ba? And also yung mga may tattoo, di ba? Hindi naman lahat. Ngayon may mga ano na eh. Meron ng mga companies and na hindi sila ano eh kumbaga pinapayagan nilang magtrabaho kahit may tattoo ka o ano ka man, diba? And kahit yung mga ano sana bigyan din ng pagkakataon, no? Yung mga ex-convict, yung mga nanggaling ng kulungan, diba, na gusto maghanap buhay at magbagong buhay, sana yung mga companies mabigyan din ng pagkakataon, no? Pwede naman sigurong at least bigyan ng chance, no? Kung talagang willing naman talagang magtrabaho na at magbagong buhay, no? Sana ganun, bigyan ng pagkakataon. Yun para sana magkaroon ng anti-discrimination law dito sa atin sa Pilipinas, no? Kasi isa sa mga ano yun eh, kumbaga isa sa mga reason kung bakit dumadami populasyon na walang trabaho dito sa Pilipinas, no? Sana bigyan pagkakataon yung mga taong ganun, no? At walang discrimination as long na kaya nila magtrabaho at sincere sila sa pagiging trabaho, sa pagkatrabaho, no? So yun, napakaganda mensahe nitong live performance ni Jmara, no, na mahal kong Pilipinas. Yun. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, no? Subscribe na kayo sa aking channel and click the bell button para updated kayo sa mga susunod kong vlogs, no? Pasensya na kayo at bihira lang ako mag-vlog, no? Gawa na medyo busy lang din sa hustle and grind natin, no? Again, ulitin ko sa mga nanonood nito, no? Visit kayo sa page ng KaloCaps at kung gusto niyo rumoksi ng mga original and authentic retro hats basta mga imported na sombrero, visit lang kayo diyan sa KaloCaps and also yung aking independent clothing, yung Titus brand, no? Visit lang kayo dyan. Pero gagawa ako ng bagong page kasi nga, yun nga, nagkaroon ng problema yung aking Facebook yung dati. So, may ginawa na akong Facebook ngayon ulit. And gagawa ulit ako ng page ng Titus brand. Yun, maraming salamat nga pala sa mga nanood nitong aking vlog for today. At naway pagpalain pa tayo ng Panginoon. Keep hustle and grind. And salute sa lahat ng artist ng MOROBEATS, especially kay Kuya Med Nisaya. Yun. Maraming salamat. Again, this is Ari Child. Peace out.